Oke ya, lebih coverage ko ang ating programa dito po sa ating barangay 163. Yan po ang 160. Yan po ang ating pagpupugay sa ating pong barangay na to. Kalokan. Okay. So, tatay, live coverage po kayo dito po sa ating programa ng Radyo ng Guardians at ng ating kandungang bayan sa Gipkapwa, Philippines. Ano pong nilapit sa atin at nagmamayabang kayo? Ano po bang pinagmalaki natin? Dito pong kumakating mga paa. So, nasaan po ang kate? Ngayon po, wala, nasaan kate? Wala ko yung kate. Ilan taon na po kayong kumakate yan? Isang taon na. Wala pong doktor na nakatulong sa inyo? Wala akong doktor na. Nung may sugat to, may nagbigay sa akin ng doktor. Okay. Gumaling yun, nawala ang kate. Tapos ngayon na ulit-ulit. Balik-balik lang po yan. Bakit lumantag po kayo at lumunok kayo at lumamon kayo ng mga halalansa? Babalik ko yan. Kaya po yung puwit ninyo, lagyan po ninyo ng lano na yan. At yelo. Kasi po nasa parasite sa bakterya ang kalunasan yan. Tanggalin ang bakterya. Para po mawala ang stress. No? Hindi magkaroon ng production ng poison ang inyong mga acid doon sa katawan, sa binubong mo, sa colon mo, mawala. Ganun po ang, ilan pong minuto na wala? Segundo, minuto? Segundo. Matay, ilan pong segundo ang nawala? Apat na segundo po. Sa inyong pong matay, ilan pong minuto, segundo ba o ano? Tatlong segundo lang. Luminaw po ba? Gano'ng kalinaw yan? Luminaw yung kanan po yun. Dati din makakita po. Ayan po ang Santa Claus ng bagong taon. Salamat. Magpakilala tatay, ilang taon pong gulang kayo? 58. Sa ngayon po, sa tingin po ninyo, ilang taon na yung mata ninyo ngayon nang naglinaw? Bukuan na to. Mga 3 years na ito din nakakakuan eh. Malabo. Ngayon po, gano'ng palinaw? Sa ilang taon po kayo nung linaw na yan? Ito ngayon lang. Ngayon, nakikita na yung binigay. Ilang taon po kayo nung kasalukuyan na ganyan ang linaw ng mga mata? 50. Kung araw-araw po yan? Pala, matiyoro. Baka 16 na lang po yun. Tatay, baka po kayo 16. Kayo po, ilan pong minuto na wala ang labo ng mata? Tatlong minuto. Meron po kang katarata yun, no? Meron nga po. So, ang kailangan po araw-araw yan. Para po mag-evaporate yung likido niyan, no? Pero mga poison na fluid ng eyeball natin. Meron talaga ito. Kung araw-araw po yan, tanggal yan. Matatanggal na. Meron siya ganito, bibigyan mo. Oo, bibigyan po natin yan. Yan po ang ating pabagong taon sa inyo. Salamat. Tatay, gano'ng ka bait ang Panginoon? Talaga, araw-araw talaga mabait ang Panginoon. Hindi talaga nakakalimot ang Panginoon sa tao. Saan po ba dapat magmula ang grasya? Sa taas o baba? Sa taas. Yan po yan. Kaya po yung ibinababa po sa may puso. Kasi po, sa mga magnanakaw, galit ang federalismo ni Honorable President Digong Duterte. Mamaya pagka, idol, at sana yung mukha ko makarating sa'yo. Heart attack, sinasampol ko lang yan. Gusto mo pa makita na pati mata lumuluha, pati sipon lumuluha, pero hindi mulat. Nakapikit. Ang pakiramdam nila, niyebe, aircon. Pero ang kita ng tao, patay. Makikita mo yan sa aking talastas at documentary. Na wala akong inatrasan. Bagay na karunungan ng Panginoon. Hindi matututunan ng kahit na sinundalabasang doktor ng buong mundo. Bangkay ka muna. Bangkay lahat. Bago ka matuto ng aming curia, idol. Ipagkat yan ang aming code ng samurai. Nanggaling sa kanila yan, hindi galing sa ako. Paalala lang, Presidente, isa po akong inyong tagahanga at tagasunod ng mabuti ninyong mga balita. Ubusin natin ang mga kawatan. Huwag natin patirin dito sa ating bansang Pilipinas. Tama yun, tatay? Wala nang mga rape, wala nang krimen. Tama, tatay? Tama. Yan po ang federalismo ni Idol Digong Duterte. Gawin po isang sintimo ang
Medico, ilan pong pera ang binayad ninyo sa programa namin niya? At ngayon, wala trabaho. Wala. May binayad ho ba kayo? May binayad ho ba kayo sa amin? Wala. Akala ko nagbayad. Tatay, wala. Yung mata mo, luminaw ba? Luminaw, ano. Magpakilala po, ano pong tunay na pangalan natin? William Aquino. William? Aquino. Aquino. Ilan pong taong kulang kayo ngayon? 59. Palagay ko hindi na po kayo 59. Nasa 15 na lang po siguro kayo. Tatangga. Ako nga, 64 na ako. At tingin po ninyo, 64 pa kayo? Ah, ngayon, hindi na. Baka po 14 na lang kayo. 14 na lang. Ganun po tatay ang programa ng Guardian. Ano po ang parting message natin tatay sa mga katulad natin, mga senior citizen? Dapat talaga. Maalagaan kayo. Maalagaan. Ano pong panawagan natin sa presidente? Yan talaga ang kailangan namin, yung kalinga ng pang-ano, President Duterte, para matulungan kami mahirap. Kalinga po sa mga senior citizen. Tatay, ano po ang inyong parting message sa ating pong minamahal na mga naglilingkod bahan, lalo na po sa presidente? Ay, sana tulungan itong mga hirap para makaahol kami ng masakit. Yan. Kasi wala, kami dito. Malapit na po, mamingiwi tayo sa Ilog Pasig. Gagawin na pong gatas ng ating pong presidente yan. Tatay, ano pong parting message natin sa mga naglilingkod bayan, lalo-lalo na po sa ating idol na to, ang ating pong honorable president ng ating pong bansang Pilipinas, Mr. Digong Duterte. Ano pong panawagan po natin? Kagaya nga namin na hindi na makapaghanap buhay, dapat mabigyan din na lang kami ng pwede magiging hanap buhay na. Sa Amerika, mga pulubi, may pension. Yeah, pension. Wala naman nung kaming pension dahil color. Ngayon po, kahit po bigyan kayo ng trabaho, kung kayo na may bulag at pilay, may rayuman na, may nakaramdaman, wala rin pong saysay. Yung pang kayang-kaya namin kahit nasa bahay lang kami na para makapagtrabaho, yun lang sana. Paano po, panay ka lang natin, puro mga basura at saka chemical. Paano tayo magkakaroon ng hanabuhay dyan? Dapat ayusin ang pamahalaang ito, ang mga salot. Hindi lang po yung drugs, hindi lang krimen, kundi livelihood, tatay, no? So, tatay, pananalita ninyo sa Pilipinas. Ano pong nais ninyo? Sa Pilipinas, dapat talaga lahat magbago. Katulad ng mga drug addiction na yan, talaga kailangan magbago na sila para sama-samang lumigaya. Ipamahagi ang kayamanan. Ipamahagi ang kayamanan. Yan. Sama-sama sa kabutihan, sama-sama sa lahat na itutulong ng gobyerno sa atin. Tatay, ano rin sa inyong parting message ninyo? Sabi sana, huwag wala ng mga gulo. Pamahagi ang kayamanan. Oo, pamahagi. Nagkakaroon ng racketeering eh. Para magbago ang Pilipinas. Yung po mga kilusan ng pagbabago. Mamayagpag po tayo lahat dito po sa bansang Pilipinas. Baguhin ang ating pong nakikigis ng mga ugaling hindi po nakakatulong sa bansa. Magbago po. Ito pa rin po ang kaisa-isang nagpapatrol at muli po ay nagbabalita ng mga sariwang kaganapan. Ito po sa Barangay 160. Yan po si Chairman. Cesar Basco. Ha? Cesar Basco po. Cesar? Basco. Basco. Okay, tatay. And a short while, magbabalik po ang inyong abang lingkod. Brother Juno kayo.